Hi guys, good morning. Back to my channel. Good morning po sa inyong lahat. Ngayon po, gagawa po tayo ng donut. Yun po ang gagawin ko ngayong araw. Pinag-ready ko na po lahat ng ingredients ko para po hindi ako mahirapan mag hanap mamaya. Kaya niready ko na po siya lahat. Ito po yung butter ko, 100 grams. Siyempre, may isang egg. May asin. Asukal, at syempre, baking powder, yes, nido, at saka ang aking vanilla. Ito po yung ginagamit kong vanilla dito, powder po. Hindi kami gumagamit ng liquid kasi magastos. At syempre yung harina, hindi nawawala. At ang pinaka main dish ko po ay batata po. Kailangan natin lagyan ng batata. So, i-prepare natin lahat. Ilalagay ko po siya dun sa... Ngayon po, lahat po ng ingredients, i-blend ko po. Para hindi ako mahirapan mag-masa na naman. Yan po ang diskarte ko. Para hindi ako mahirapan. I-blend ko siya lahat. Ilalagay ko po siya dito sa... Buhos natin lahat to. Bali yan, guys. Isang patatas po ang ilagay ko, yung medium size lang. Ngayon, ilagay natin ang asukal. Ilagay ang baking powder. At syempre ang yeast, hindi mawawala. Ang itlog, ilagay na din natin lahat dito. Mix ko na po siya lahat para isahan lang po. At ang asin. At ang nido. Kumbaga ang butter po, hindi ko siya ilagay dito kasi minsan hindi ko naman siya nagagamit lahat. So, itong vanilla, ilagay ko lang parang sumabango, mas masarap. Yung iba kasi lasa daw yung itlog kaya. Ilagay ko lahat. So, tatakpan ko na. Lagyan ko lang tubig, kunti. Ang gandang po siya. Kailangan. Isang buo po siya na harina. Kung baga, ano ba ito? Bali sa akin po kasi pag nagagay ito, ingredients po, hindi ko na po siya tinatakal-takal. Kasi, siya na po yun. Lagay na natin ang tubig. At yun. Butter. Huwag natin ilahat kasi para mamaya meron tayong pang puna sa ilalim. So. Ito pala.
guys, pag nagmasa kayo. Eh. Yan po siya. Kailangan natin palumuhin. Ilalagay ko po siya sa loob ng oven. Pero hindi po bukas ang oven, ha? Okay. At syempre, hindi mawawala ang tray. Lagyan nyo ng wax paper. Tapos nagawa ko ako mamaya ng sauce. Yung sinasabi nilang crepe daw. Pagayain ko po yun. Nagawa ko yung ganun. So, ganun guys. Last one. Diyan ko po siya lagay. Ito ang malalaki ay dito. Kaya dapat guys, kahit kung wala po kayong sukatan na ganito, pwede po yung baso. Basta malaki po ang bunganga, tapos anuhin nyo lang, upitin nyo lang yung ano, yung pinakagilid niya. Pero mas maganda sana kung may sukatan kayo. Pwede po kayo mag-order, marami naman po ang order yan. Ito, pagkatapos natin i-ganito, palubuhin na naman po natin yan. Para tumabas. Okay. Kadalasan po guys, ang ginagawa ko dito, sa donut ko na ito, pag may mga party-party kami, ang ginagawa ko almostly ay maliliit lang po ito, mini. Hindi pa ako nagawa ng malaki kasi walang kain. Pag kami-kami lang dito, yun, nagawa po ako ng malaki para kain ko sa kanila. Okay. Hindi po kailangan perfect ang pagkabilog mo kasi lulubo pa po yan mamaya. So, magalulubo na lang siya ng maayos. Sa umpisa po guys, yung iba nahihirapan mag-iikot ng rolling pin kasi sila siyempre sanay. Pero pag nasanay ka na, para sa'yo easy na lang. Kaya, mga kasama ko dito, ginagamit itong rolling pin na ganito kasi mas nadadalian sila. Okay. Diba? Mas mabilis na tanggal. Mas maganda.
sponge lang ginamit ko. Okay lang yung basta may amoy na vanilla. At saka dalawang kutsara na milk. Ito na po siya. So, ito naman ang ginawa ko sa chocolate ko. Dark chocolate po siya. Bali, 1 cup na cocoa powder. 4 na spoon of milk. At saka 1 cup of icing sugar. Ito na siya. Tcharan. Ito ang sauce natin mamaya. Bali, 3 color po ang gagawin kong kula, ano, sauce ko. Yung para mas maganda. Okay na po ang kulay. So, ito na po siya, guys. Yan ang kulay na gusto ko. Golden brown. Tanggalin na natin at ilagay doon sa try ko na pong maglagay ng malaki. So, sandali lang. Okay. Okay, guys. Nabalita rin ko po siya agad. Para guys, apat na po yan. Nabalita rin ko siya para maganda ang tubo ng likod din. Sorry, ang galaw po ang camera ko. Kailangan lagi mo siyang
pantay ang bang. Lagi ko siyang iniikot para hindi masyadong mag. Dahil ang kabila. Hindi ang kabila naman ay. That is my donut. So guys, kung gusto niyo malaman ang ingredient ko, comment lang po kayo sa YouTube channel ko at kayo ay aking re-reply agad. So yun na guys, ito na po yung ito, yung mini donuts. So, kita nyo kung paano ko gawin. Ngayon, gagawin ko naman ay yung malalaki. Ilagay ko na siya. Tabi ng kayo. At itong glaze sauce ko na. Okay, start. Ayan na. Tingnan nyo, kita nyo. Yan na po yung glaze sauce. So, magiging crispy po siya. Magiging crispy po siya mamaya. Kapag ano na siya. Whipping cream sa cake. Lahat po lang yan na pag-aaralan kapag gustong matutunan. So, kung noon ko pa ito natutunan, na pwede ka palang makumita sa pagbablogger na ganito lang. Sana yung mga ginagawa ko pa noon na mga ano eh, ginawa ko na. Okay. Ito na po guys. Nilalagyan na natin siya ng sprinkles para kumanda. So guys, salamat sa panonood ninyo. At sana'y huwag kayong magsawa na panoorin ang aking channel. Kahit na hindi kagandahan siguro sa paningin ninyo ang aking gawa, ito ay galing sa puso. So, ito na. Dana ang donut ko. Ito na po siya. Ta-daaam! Ayan ang donut ko. Ayan. Ito naman ang mini donuts ko. Ito din ang glazed donut ko. Ayan! Ta-daaam! Glazed donut na siya. Nalagay ko sa rin para tumigas agad. Salamat guys! Guys, ngayon pagkatapos kong gawin ang mini sa asukal, itong malalaki ay sa glazed sugar
Ito ang sinasabing glazed sugar. So, ito naman ang chocolate with sprinkles. Yan ang gusto ng mga bata. Ngayon, papasalamat ako sa nanonood ng aking YouTube channel. Naway, wag hindi kayo magsangawang manood. At saka, huwag niyo kalimutan mag-subscribe, like, and share. Thank you. Bye-bye. Sa sunod ko ulit. Kasi, may kagalit pa ako.